Hi pre, hi guys! Sa video ito, ipapakita natin kung paano pakintabin ang stone wall finish gamit ang Pi Slate Seal Clear Gloss Finish. Ako nga pala si Papa Rolly, at kung hindi pa ninyo ako kilala, ako ay may mga video sa YouTube na naglalaman ng mga tutorial, DIY at iba pa patungkol sa gawaing bahay. Pwede po ninyong panoorin ang aking mga video sa aking channel. Hi mga pre, nandito na naman tayo. Ngayon naman, ang gagawin natin ay itong stone finish. So, ang gamit kong pintura ay itong Pi Slate Seal. Binili ko to sa Commonwealth Home Depot. Actually, ito tira to sa ginamit ko dun sa may bahay sa Krami. Ngayon, dito naman ako sa Batasan kasi sobra naman siya. So, naisip ko na gamitin kaysa masira. Ang pintura, ito clear siya, gloss. So, haluin lang natin konti. Okay na, ngayon magsisimula na tayo magpintura. Huwag niyo kalimutan na kahit paano protection ninyo kami mag-clear kayo ng gloves. So, ang gloves ko eh, dumana galing pa sa aking paggawa ninyo sa dati na ng bahay tsaka dito. So, ang pag-apply lang, simple lang. Lugin nyo, tapos dobras nyo na. Ito kasi clear finish, so halos hindi mo siya makikita. Marirealize mo lang na napinturahan siya pagka kasi kikita. So ganun lang ang pag-apply ng direction. Dahan-dahan lang para hindi tumagsasal. Maaabot nila. Mas mamaya, pagka natapos natin, paglilipat naman tayo sa ilang natin. Kung mapapansin ninyo, pumiting tabla. Yan. Lagyan nyo po ng protection yung ilalim para pag nagpipintura po kayo, yung patak hindi po dumikit doon sa inyong floor finish. So, ayan. Pagtas ng first coat, ayan ang natira sa pintura. Naman po yung kanyang naging outcome ng first coat. So, kung mapapansin nyo po, ayan. Makintab po siya. Patutuyuin lang po natin. Tapos, tsaka natin applyan ng second coat. Ayan, papansin nyo po. Maganda po yung ano niya kasi clear. So kung ano yung itsura ng finish ng bato, siya lang po talaga. Makikita nyo. Natural po ang dating. Pagkahugasan nyo po yung varnish, huwag kayong gagamit ng paint thinner kasi hindi po siya tugma. Ayan. Natapos na natin yung second coat. Ganyang kakintab yung pinuturaan natin kanina. Gabit. Nabad kong brush dun sa may tubig na nilagyan ko ng sabon. Makikita natin kung effective siya na panlinis sa pintura na ginamit ko dun sa bato, stone finish, yung acrylic paint. So, imbis na lacquer, thinner, gumamit lang ako ng sabon. So, mapapansin nyo, yan malambot. So, huhugasan ko lang siya ng tubig. So, palagay ko magagamit siya ulit. Tsaka yung mga dumikit na pintura ay naalis. So, yun lang. So, masasabi ko na kung gagamit kayo ng ganong klaseng pintura, ibabad nyo lang siya dun sa may tubig na may sabon at magagamit nyo uli yung inyong brush. Quick review sa paggamit ko nitong PYE Slate Seal Clear Protecting Acrylic Coating. Ang color niya is gloss finish. Pwede siya sa clear and enhances the natural color of the surfaces. Easy to apply with brush
o spray ang ginamit natin brush prevents efflorescence. So, yung ginamit ko siya kanina, totoo nga na madali siyang gamitin. At saka kung ano yung finish nung wall, mapipreserve mo kasi nakita nyo naman para siyang tubig clear, finish siya. Yung sa application niya, hindi naman siya mahirap gamitin. So, as usual, yung surfaces dapat ay tuyo, dry, clean, free from dirt, grease, and efflorescence. Tapos yung any organic growth such as fungi or algae should be treated first. So doon wala naman, meron lang pinagbahayan ng bubuyog na inalis natin. So yung sa application niya, napakadali, brush yung ginamit ko. Plus nakita kong advantage, madali siyang matuyo. At so yung application ng second coating, mas within a day pwede. So magiging productive sa labor. Labor wise, so kaya mo siyang i-finish ng isang araw for the 2 coats requirement. Nakita ko lang na tapos madali, ang disadvantage na nakita ko lang eh yung brush na ginamit mo dapat madali rin siyang matuyo. So dapat meron kang lacquer cleaner na panlinis. Pero sinubukan ko siya sa paggamit ng ano, sabon. Nakita ko na may tubig na lilinisan siya, unlike yung tinest ko siya sa paint thinner kanina kung pwede. Hindi siya pwede tumigas yung brush. Kaya nagpalit ako ng brush nung sa second coat. So, ito naman sa presyo, I think medyo mahal. Pero yung sa quality, I think kung ani mo naman yung quality nung sa paint, ay makita mo maganda, makintab. Tsaka, so sulit yung 719, pero kung naghahanap ka ng low budget, so hindi siya applicable sa iyo. Dapat maghanap ka ng ibang brand. So ito, may re-recommend ko to para sa may budget at saka naghahanap ng good quality. Ito ko na po tatapusin ang aking pagbablog. Shout out po kay JP at sa kanyang anak na si Baste. At shout out po kay Ronnie Tagyam. At maraming salamat po sa lahat ng nanood at sa mga nag-subscribe po sa aking channel. Ito po si Papa Rolly, nag-iiwan ng maraming pagpapasalamat.